Hello, kamusta kayo mga lods? Magandang araw po sa inyo lahat. Saan man panig tayo ng bansa, magandang gabi, magandang umaga. Dito sa amin, gabi. For the day vlog, mga lods, pakita ko sa inyo yung libangan ko, yung aquarium ko, yung alaga kong isda. Ngayon, i-discuss ko rin kung paano pag-setup ko, kung paano pag-feeding ko, pag-setup ng aquarium, paano pag-feeding ko. Yan. Hindi ko naman, based lang sa aking kaalaman, hindi ko naman sinasabi na lahat ay memorize ko, kabisado ko kung paano pag-aalaga ng isda. Yan. Samahan niyo ako mga lods. Kung nga pala, don't forget to subscribe my channel. Like and share, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Okay, samahan niyo ako mga lods. Ang sukat pala ng ano ko mga lods, ang length niya ay 57 cm, ang width ay 25 cm, ang height ay 43.5 cm. Ang sukat ng aquarium ko. Ang setup ko sa loob ay yan, dito muna tayo sa water pump. Yung water pump na yan, bali hindi ganyan ang design nito nung binili ko. Bali di thread siya. Di sa may puno na to. Ang haba niya ay ganyan lang kalaki. De rosca siya. Pag tinanggal mo, naandun na yung filter. Ang pangit lang dun sa design na yun. Bali, hindi nalilinis yung tubig. Bali, tumatapon dito yung dumi rin sa loob. Umahalo rin sa tubig. Di wala rin silbi. Pag higop niya, may yung filter niya na andyan din. Yung puno ng dumi. Lalo pag tinanggal natin, naglalaglagan din sa tubig ang dumi. Kaya hindi magandang, kung para sa akin, hindi maganda yung ganong klaseng filter. Kaya ang tip ko sa inyo, kung bibili kayo ng filter, ng water pump filter, ang forma, yung ganyang design, meron kasing ganyan na ang design. Bali, ginaya ko na lang siya. Ginaya ko lang yan. Kasi ang forma niyan, yung sinasabi ko nga, ganong maiksi. Na may filter, dyan din tumatapon yung mga tahi niya. Ngayon, DIY, binago ko siya. May dati akong mga pipe, yun ang tinanggal ko yung ano, yun ang sinalpak ko. Ganyan. Bali yung mga butas-butas sa ilalim, ayun, kung makikita nyo, umihigop ng tubig yan, pataas. Ngayon, pupunta doon, itatapon niya sa ibabaw. Ayan. Ayan, tatapon niya sa ibabaw, yung elbow, ganyan. Bali, ito yung filter ko. Ayan, dyan na ngayon, ang forma niya. Sa ibabaw. Tatapon niya dyan. Kasi yung nabili ko itong aquarium na to, hindi ganyan ang forma. Pero ganyan ang design. Ganyan ang design niya, may ano talaga. Bali, siguro nawala na yung ibang parts ng ano niya. Kaya doon na yung filter sa ibaba. Bali, binago ko lang siya, binalik ko siya sa dating design niya. Ganyan. Kasi kumpara sa akin, mas maganda yung ganyan. Dito, papatak yung mula doon sa baba, higop siya ng tubig. May higop niya yung mga dumi na nakano sa tubig. Mga tayo ng isda, may higop niya. Bali, itatapon niya sa ibabaw. Ganyan. Kaya yan, oh, medyo madumi na. 1 week nga pala ako magpalit nitong ano, 1 week or 2 weeks. Pag titingnan ko kung marumi na siya. Yan. Ngayon, pag marumi na, yun, lininisin ko siya. Or papalitan ko na itong filter. Yan. Circulation ng tubig. Yan. Tapos, papatak doon sa ilalim. Ayan kung masisilip nyo. Ayun. Pag patak niya, linis na yung tubig. Bali, circulate siya. Ganun. Ito yung nga pala yung filter ko, filter foam na binili ko. 5 pieces, isang plastic. 25 ang price, 25 real.
5 pieces siya. Yun ang ginagamit ko. Ayan. Kung makapansin nyo yung elbow ko na, yun ang ibang ang kulay niya eh. Kasi DIY lang, ginawa ko na lang yan. Binalik ko siya sa dating design niya. Kasi yung nabili ko to, hindi ganyan ang forma. Ayan. Binalik ko siya sa dating design niya. At para yung tubig tatapon sa ibabaw, wabagsak dito. Linis na siya dun sa ibabaw, nandun ang filter. Para dun na lang ako maglilinis. Ano, ayan. Tapos, mga pala, nilagyan ko siya ng heater, water heater. Sa panahon ngayon dito sa amin kasi, pasok na yung taglamig. Yung mga isda, kailangan ni medyo mild ang init ng tubig para na heater sila ng konti. Hindi sila magkakasakit. Ayan. May pakita ko nga pala sa inyo. Ito yung ano ng heater ko. Ayan. Ayan. Quartz. Ayan. Quartz glass aquarium heater. Simple adjust and easy to read. Compact design. Full submersible. Safe and reliable in waterfalls and saltwater aquarium. Ayan ang adjust niya. 32, 30, 28, 26. 24, 22 Celsius. Itong adjustan niya yung taas na yan, yung violet. Ipihitin lang natin yan. Yan eh, wala kayong dapat ipaglala kasi itong heater na to, may sarili siyang sensor. Ngayon, pag na-detect niya na yung tubig ay ano na, umabot na doon sa adjust mo na temperature, init ng tubig na dapat, automatic naman siyang nag-o-off yung ilaw. Bali, may ilaw siya dito sa side na to. Dito. Lalabas yung ilaw yan dyan. Kulay orange. Yan. Ngayon, automatic din siya mag-switch off. Pag na, ano ng sensor niya, na-detect na tama na yung base dun sa adjust mo na ano, yung init ng tubig. Automatic siyang mag-switch off. Yan. Yan ang forma ng ano ko. Ngayon, ito. Dispose ko naman ito. Ito naman yung sa oxygen. Yung umiikot na yan. Kaso nga lang, malakas ang ano ng ano niya, yung ano ng bubbles niya. Buga ng hangin. Nandito nakasalpak yung hose yan sa gilid. Papunta dito, binaon ko sa bato. Ayan, ayan. Ayan, papunta dito sa side kung makikita nyo. Ayun, sa taas. Papunta dito. Ayan, ikinabit ko dito sa ano, sa wall. Ito yun. Kung ang tip ko nga pala, kung bibili kayo na ito, yung may adjustan, pwede siyang i-adjust yung hina ng ano ng oxygen, hangin niya, buga niya. Para ito hindi ganong malakas ang buga kasi na-stress yung mga isda natin, kailangan tama lang yung buga niya. Yan. Diyan ko siyang inayos lahat para hindi medyo hindi siya magulo. Tingnan. Ito yung sa ilaw ko. Yan. Yun sa ilaw. Papunta dito. Ipakita ko rin yung ilaw ko. Yung ilaw ko, kung mapapansin nyo, ano yan, hindi nga lang makita ng monster. Ang kulay niya ay puti, orange, blue, pink. Yan. Bakit ganyan ang kulay? Kaya orange, ganyan, yung makulay siya. LED na rin to eh. Para, kaya makulay siya para mag-reflect, lumabas ang tunay na kulay ng isda. Ang kagaya niya, kung alaga mo gold piece, lalong lumalabas yung pagka-gold niya. Kaya ang maganda tingnan. Yan. Yan. May mga alaga, may mga ano kung halaman. Kaso hindi to original na ano yung mga halaman dagat. Plastic lang yan. Yan. Kulay green, kulay pink, blue and pink. Ano pala? Blue and pink. Yan. Yan. Ito naman, ito yung panlinis ko. May brush siya sa loob. And then, magnet dito. Yan. Pag ginano mo siya, may bitaw siya. Yan. Yan. Pag ginano mo siya, susunod siya. Nasa loob yung ano, kumbaga naka-magnet siya. Panglinis ng glass. Para hindi, ang purpose niya para hindi mananatili sa glass natin yung ano yung mga lumot yan. Malilinis mo siya lahat yan. Ikot ganun hanggang pababa yan.
paikot, pwede mo siyang linisin. Maliban lang doon sa kabilang side, kasi nakadikit siya sa wall, hindi na siya malinis. Magaya niya, yung ano, kung lagi mo nalilinis, hindi siya magkakaroon ng lumot. Yung iba kong bato, may mga lumot-lumot na nga. Yan. 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 Nagpapalit ako ng tubig kada 2 weeks, 1 week, yan, ganun. Kung po, tinitingnan ko kung madumi na talaga yung filter ko, saka lang ako magpapalit. Yan. Maglinis naman ako ng mga bato ko. Yan. Mga 2 months, 1 month. Ganun. Hindi ko siya sinaside ang tubig. Kailangan mag-iiwan tayo ng konting tubig. Kasi may mga naiiwan na pagkain dyan, ha? Mga kinakain ng janitor paste natin. Yan. Yung mga janitor paste, kinakain nila yung mga dumi-dumi dyan. Mga naiiwan na pagkain. Yan. Kaya kailangan mag-iiwan din tayo ng tubig. Yung kainaman lang ng mga kaya kalahati, ganun. Para makakalangoy lang ipa yung isda natin. Hindi na natin dapat sila i-transfer para hindi sila may stress. Diyan lang sila. Magdadagdag na lang tayo ng tubig. Huwag nyo sasaidin. Yan. Ganun. I-discuss ko nga pala yung mga klase ng isda ko. Itong nakita nyo na street nito, yan. Black, orange, and white. Yan, koi fish yan. And then, ito, yung isa na yun. Ayan, yun. Yan. Black and orange, yan, koi fish din yan. Bali, tatlo ang koi fish ko. Saka ito. Orange and black. Yan, koi fish yung tatlo na mga haba na yun. Ay straight. Ito naman, ang gold fish ko. Pero, ano na siya, na-breed na siya. Kaya malaki, yung style niya, malaki ang ulo. Yan, white and orange. Ito yung orange lang. Yung isa ko, red ang ulo, orange ang pinakang likod, white ang ilalim. Tatlong kulay siya. Yan. Yan ang uri ng gold fish. Yan. Koi fish, gold fish. Ito namang black color na to, uri rin siya ng gold fish pero black siya. Malaki ang mata, na-breed na rin siya. Na-breed na siya kaya ganyan ang forma niya. Malaki ang mata. Kulay black siya pero uri siya ng gold fish. Ito nga pala yung aking janitor fish. Hindi siya black. Ang kadalasan kasi na janitor fish, itim. Pero yan, na-breed na rin kaya kulay brown siya. Bali, dalawa yan. Kung mapapansin nyo, ayan yan. Iyan, babae yan. Ang janitor fish ko na lalaki, ayun, nasa tabi. Sa bali, dalawa yan. Ayan. Kung mapapansin nyo. Ayan. Garga ko ng tubig, may gap siya ng konti lang. Ayan, hindi siya totally napulo. Ayan. Ayan. Lagyan ko ng tubig na ganyan pag nagpalit ako. Tapos, meron ako ng ito. Ultralight Chlor-op Anti-Chlorine. Kumbaga, ito yung lumilinis din sa tubig para hindi sila magkasakit. Kasi yung mga tubig natin galing sa mga rooming, kagaya sa mga pipe, halimbawa dumaan sa mga bakal, may mga kalakalawang, may mga ano, magkakasakit ang ano natin. Sa, yung ano nga pala niya, andito sa instruction, hindi ko nababasahin lahat, yung 10 galon na tubig, isang teaspoon, 1 teaspoon, 1 cup itong takip niya. Yun ang dapat na paglagay natin, pagtansya lang natin ng ano, lagay natin dyan, papatak natin para yung anti-chlorine nya. Yun, medyo nakalimutan ko kaya iniscuss ko na rin. Yan ang klase ng ano ko, brand. Maraming klase to pag bumili kayo. Ngayon, pag wala naman tayong nabili na ganito, bago tayo maglagay ng tubig, yan, yung halimbawa nasa balde pa tong tubig natin, lagyan natin ng mga ang kaya namang ano lang, mga konting kutsarita lang na asin para yung tubig mo mamatay yung bakterya, malilinis siya. Kumbaga yun na rin yung pinakang panlinis pag wala tayong ganto. Anti-chlorine. Anti-chlorine yan. Maraming brand siya, maraming klase.
makakabili kayo kahit sa mga bilihan o mga store sa mga bilihan din ng isda. Yan. Ang presyo dito ay 25 real dito sa amin. Yan lang lods, mga lods ang ano ko. Maraming maraming salamat. Di bari dito naman tayo mga lods sa paano ang pagpipiding ko. Ito nga pala yung pagkain ko, natural. Ang gamit ko, tayo ay ini fish food. Natural. Complete nutritional fish food color enhancing formula enriched with carotene. Yan. Yan. Ito yung pagpipid ko. Ginagamit kong pagpakain. Yan. Ayan, kung babasa yung mga ano dyan, ayan. Yung mga ingredients niya. Fish, fish, meal, shrimp, yan, melt wet, yan, yan mga ano niya lahat, yan, vitamins A, B1, B2, CN, yan, biotin, calcium, yan, yan yung mga ano niya. Ngayon, pag nagpakain ako, ang dalawang patak, dalawang taktak lang, yung konti lang, or tatlo, ganun, huwag nating susobrahan, dadamihan, kasi, ang isda, hindi nila alam, basta kain lang sila ng kain. Hindi nila alam na mamamatay sila. Kaya pag nasobran sila sa pakain, sa feeding, kinamamatay din ang isda. Kaya dapat tama lang yung pagpakain natin. Nilagyan ko ng tip yung kabilang side niya. Kasi ang style ng bukasan nito parang kagaya sa lagay ng black pepper. Na ano, yung black pepper. Kasi yung kabilang side niya ay malaki ang butas. Pag itinaktak mo, maubos lahat yung pagkain mo. Kaya ito lang ang nilagyan kong tape yung kabilang side. Ito lang, bari dito lang siya lumalabas sa mga butas na to. Kunti-kunti lang ang papatak sa kanya pag nagpakain. Ngayon, siya nga pala pag ako nagpeeding, ginagawa ko, papatayin ko muna itong, ayun, papakita ko na rin sa inyo pagpakain kasi hindi pa ako nagpapakain. Pag nagpakain ako ng mga isda ko, umaga, tapos gabi. Dalawang beses lang, two times lang ang pakain ko. Dalawang patak or tatlong patak, yung konti lang. Yung kaya lang nilang ubusin, yung hindi sobra-sobra. Ngayon, papatayin ko yung sa water pump. Ayan. Patayin na siya, itong water pump. Ayan, patayin ko rin yung sa oxygen. Yan. Ubutin. Yan. Malipatay na siyang ganyan. Eh, yung mga isda ko, marunong na rin eh. Pag alam nilang pinatay yung water pump, tapos yung oxygen, nag-aangata na sila. Alam nila ang feeding time na eh. And it, sinasanay ko sila, anayin ko yung glass, ganyanin ko. Yan. Yan, nagkakagulo na sila niyan. Yan. Yan. Ngayon, pakainin ko, buksan ko yung, ano, yan, patakan natin ang, yan, tatlong patak lang. Yan. Makikita nyo. Ayan. Ayan, kainan sila. Ah, nagkakagulo pa. Yan. Yan. Mga ganun lang, yung kayang ubusin nila, huwag niyong sosobrahan ng masyadong marami ang pagpakain nyo. Kasi kinamamatay din nila yan. Lalaki yung tiyan nila. Kasi yung alam ng isda, basta kain lang. Kain lang sila, hindi nila alam na mamamatay sila. Yan ang panibagong libangan. Hindi ko pa ganung memorize lahat kung paano pag-aalaga ng mga isda. Yan, salamat sa pagsubaybay nyo. Nagpapasalamat din ako sa mga subscriber ko. Andyan kayo lagi sa suporta. Ngayon, yung mga bago lang po sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel, like and share, and don't forget to click the notification bell para sa mga bago kong upload. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga lods. Abangan nyo uli ang next vlog natin, next content natin. Maraming maraming salamat po.
Babay sa inyo lahat.